Hello mga master, Jelos Tailored po at welcome po sa aking vlog. Sa video na ito mga master, ang isishare ko sa inyo ay kung paano gumawa ng pattern ng short na elementary uniform mga master. So ito siya mga master ang ating gagawa ng pattern. Ayan siya, i-down ko lang ating camera. Ayan. So ayan ang ating measurement ng ating gagawing pattern. So ayusin lang natin ng konti. So ayan. At yan ang ating mga measurement mga master ng ating short. Ang ating waistline ay 20. Ang ating length ay 12. Ang ating hips ay 25. Ang ating bottom, ulaylayan ng ating short mga master ay 14. Ang ating crotch naman ay 7 1/2. So itong, so ang short na ito mga master ay pasok ito sa pang kinder, pang grade 1, pang grade 2. So depende na sa laki ng inyong bata kung mataba man siya or slim lang. So ang style nito mga master ay sa front ay isa garterize, mayroon tayong pleats na isa. At sa back naman, doon yung tayo maglalagay ng garter. So bali back garterize ito mga master na short. So ito na, start na tayo. So una, isapa lang yung ating pattern. Ganito lang, lata lang natin. Tapos, mula dito mga master sa ating pattern, mula sa taas, down lang tayo ng at least 1 1/2 inch. Ayan. So, ilalain lang natin pa ganyan. Ayan. Tapos, magsukat na tayo ng ating length measurement. Ang ating length measurement ay 12. So, dahil mga master ang ating waistband ay, ang lapad nito ay nasa 1 1/4, mag-list na lang tayo ng, mula dito sa line na ito, sa ating tape measure ay mag-list na tayo ng 1 1/4. So, ayan. So, ito ang length natin ay 12. Ito siya. Ayan. Tapos, mag-add na rin tayo ng 2 inches para sa ating fold allowance. Or, pwede namang lakan nyo ito mga master kahit mga 3 inches para kung sakaling lumaki yung bata, ay pwede pang, ay tumangkad, ay pwede pa nating habaan. 3 to 4 inches pwede yan sa mga master. Tapos, ang ating, isa din lang ating tape measure mga master, no? Sukatin naman natin ang ating crotch naman na 7 1/2. So, ito siya, 7 1/2. Ito na yung ilalayan natin pa ganyan. Ayan. Tapos, dito naman. Dito naman. Ayan. Tapos, mula dito mga master sa ating gilid ng ating pattern paper, pasok lang tayo ng at least mga 3 inches mga master or 2 1/2, pwede naman. Ayan siya, 3. Guwet lang tayo ng paganyan. Tapos dito na tayo magsukat ng ating hips mga master. So ang ating hips mga master ay 25. So i-divide natin yan ng 4 is 6 1/4. Sa ating ruler or tape measure, so ito siya 6 1/4. Ayan. Tapos mula dito, add tayo ng at least 1 inch hanggang 1 1/2. Or sa akin, mag-add lang ako dito ng 1 1/4. Ayan. Tapos, itong line, itong mark na ito, igaganyan lang natin, pantay lang natin pa ganyan. Mag-list tayo mula dito, mag-list tayo ng 1 1/2. Ito naman yung kukunik natin pa ganyan. Ayan, ito yung connection niya. Tapos, mula dito, guhit tayo ng at least 2 inches hanggang 2 1/2. So dito, gagawin ko lang ito ng 2 1/4. Ayan, dito, mula dito, height 2 1/4. Tapos, ito naman, ikukunik natin ito pa ganyan, pa-curve na. So, ayan. Tapos, mula dito, at saka ito, kunin natin yung gitna. Ito, mula dito hanggang dito, is 7 1/2, so 3 3/4. Ayan siya. Kung ano yung sukat natin dito, hanggang dito, yun yung mamark natin dito sa ating dito banda. Ayan, at saka dito. Ayan. So, ayan siya. Tapos, kung ano yung sukat ng ating bottom, so magsukat na tayo ng ating bottom. Ang ating bottom ay 14. So, divide natin na yan ng 2 is 7. So, sukat tayo dito ng 7. So, igitla lang natin yung 7. No? Bali, 3 1/2. So, ito siya, 3 1/2. Ayan. Tapos ito, 3 7. So, ito yung igitla natin, 3 1/2 mga master. Tapos, mag-list lang tayo dito ng at least 1 1/2. Mula dito, pasok tayo ng 1 1/2. Dito naman, list na tayo ng 1 1/2. Ganyan. Ito, ito yung kukunik naman natin dito pa ganyan. Ayan, kukunik na natin yan pa ganyan.
Tapos, dito naman tayo sa ating waistline, mga master. Mula dito, down tayo ng 1 half. Ayan, 1 half. Ang ating waistline ay 20. So, divide natin ng 4 is 5. So, dito tayo mag-set ng sukat, no? 5. Ito siya. Ayan. So, dahil meron tayong plates nito, mga master, meron tayong gagawing plates nito ang isang plates. So, ang ating plates nito ay 1. Anong pagpalagyan na natin 1 and 1 half? Ayan, 1 and 1 half. So, mula dito, add tayo ng 1 and 1 half para sa ating plates na, kasi nabawasan tayo ng 1 half eh, ay 1 and 1 half eh. Sa ating plates. So, add tayo dito ng 1 and 1 half. Ayan siya. Ito yung ating plates na gagawin. Ayan, ipibilis nyo yung paganyan, papalabas yung tupi. Tapos, ito at saka ito, ito na yung kukunik natin paganyan, mga master. So, pagkunik ito, mga master, no, pwedeng lakihan yung konti, pwedeng, itong hips na ito, hindi na ito pasok kasi garteresa man yung back natin, eh, so pwedeng lumaki talaga ito. Ayan. Ito na ating front, tapos ating pocket, ito na lang yung gagawin natin 1 and 1 half. Ang ating bulsa ay pagpalagay na lang natin na 4 inch ang laki. Ayan siya. Ayan, 4 inch. Ayan yung ating pocket. Tapos ito yung ating down sa ating waistband ng front. Ayan. Dito tayo mag-down ng 1 half, paganyan. So, ito. So, ito na siya, mga master, ang ating front. Front, ito. Ayan. So, ngayon, tabasin natin to para matabas naman natin yung ating back parts. So, pagtabasin ko to, mga master, no, maglagay na ako ng sewing allowance para pagtabasin natin sa tela, ay direct na lang tayo sa tela na wala na tayong idadagdag pa or ibabawas. So, dito sa side ay 1 half inch. Dito naman sa ating pangkabitan ng waistband ay 1 half lang din. Dito naman sa inseam, 1 half. Sa crotch, 1 half ulit. Ang ating sewing allowance. So, ayun ang ating upfront pang master ng ating short. With pleats to, mga master, na may isa, no? Style niya. Ngayon, gawa naman natin ng back parts naman niya, mga master. So, ayusin na natin ating pattern. So, ito. So, ganito naman ang pagkuha ng ating back parts. Isa pa lang natin ating pattern. Ganyan na. So, at least, mula dito, mga master, mag-add na tayo ng at least mga 1 inch mula dito. Ayan, mga 1 inch, ganyan. Tapos dito naman, mag-add tayo alam sa at least mga 1 inch din ulit. O mga 2 inches, ayan. Mula dito, 1 inch, dito naman, 2 inch. Ayan, ilatag natin pa ganyan. Ayan. Tapos, nakasapan na yan siya. Ito yung gagawin natin sa ating laylayan. Ito una natin sa laylayan. Ayan. Tapos ito. Ayan. Tapos itong line na ito, connect lang natin, diretso natin pag ganyan, mga master. Ganyan lang, diretso lang natin yan. Tapos ito din, diretso natin to. Dito lang, dito pag ganyan. Ayan. Dito, add tayo dito ng 1 inch or 1 and 1 half. So, add lang ako dito ng 1 and 1 fourth. Ayan. Tapos dito naman, mula dito, add ako ng mga 1 inch or 3 fourths. Kasi may busukat kasi tayo dito sa buto, mga master eh. Kasi dito naglist tayo ng 1 half, so mga 1 half din dito. Ayan. Ito naman ikukunik natin pa ganyan. Ganyan. Ito yung sa back parts na natin. Ayan. So dahil, ano naman ito, mga master, garterized naman to, ito pa rin yung magiging guide natin sa ating back. Ayan. Ayan, yan yung back natin. Tapos, mula dito, ito yon. Ito naman yung i-curve natin pa ganyan. Ayan, sa ating back. Tapos, mula dito, add tayo dito ng at least mga 1 half hanggang 1 inch. Mula dito na sa taan, ano? Mula dito, akit tayo dito ng 1 half hanggang 1 inch. So, ako nag-akit lang ako dito kapag maliit lang, bata ay, ano lang, 1 half. Ayan, garterized naman yan siya. Tapos, mula naman dito, ito siya,
Add naman ako dito ng 1 inch hanggang 2 inches. Depende yan sa kung gano'n ang gusto nating banat ng ating garter. So, mag-add na ako dito ng 1 and 1 half na lang. Ayan, 1 and 1 half. So, ito siya, 1 and 1 half. Ito yung kukunin ko naman yan dito pa ganyan. Dito, add ako dito ng 1 half din. Ito yung kukunin ko naman pa ganyan. Ayan siya. Tapos ito. Ayan. Tapos ito naman, hanggang dito, ito yung kukunik naman natin para sa ating. Ayan. Ito yung ating, back parts naman ng ating garter. So, magkukabit tayo dito ng garter na 1 and 1 half naman. So, tanggalin ko na itong front ating guide. Ayan siya. So, ito na yung ating back parts. Back. So, ito, gupitin ko to para makita natin yung ano. So, mag-alawasin ako dito ng 1 half. So, yung allowance na 1 half para pag tinatapos natin ito sa tila ay wala na tayong inilagdag bawas pa mga master, no? Diretso na. So, dito sa cross mga master, 1 half lang din tayo ang asuwing alamas nito ating gagawin kasi garteres naman ito, automatic. Malapad naman itong ating pang waistband. So, ayun na siya mga master. Ang ating pattern ng ating short pang grade 1, pwede sa kinder, pwede sa pang grade 2, depende sa laki ng inyong bata. So, ayan siya mga master. So, ito, pwede nyong lakihan pa o kung anong gusto nyo maging size, pwede nyong i-adjust. So, ayun sa mga master, no? So, hanggang dito lang pong aking video tutorial mga master at abangan nyo mga master ko ang susunod ko pang video na gagawin sa ibang ating school uniform. So, ayun po, hanggang dito lang po. Maraming pong salamat sa inyong panonood at please like, share, comment, at subscribe. And God bless po sa ating lahat mga master.